kaya to? Expired eh. Tito, pwede te. Kahit nakalak pa siya, iba amoy. Patayin mo na muna. Okay? Chicken curry. Pilipinas tayo. So, hindi na siya expired. Natapang siya. Kanina wala kami. Okay. Chicken curry. Manok. Ay, dahil umuga yung camera natin. Carrots. Hala, nangitim na yung keme. Babad yung sa orbed. Hindi pala natin nababad sa TV. Yung cameraman ko. Patatas. Ginger. Red bell peppers, luyas, bawang. At pag may budget, meron kayo pineapple chunks. Wait lang. Diyan ka lang. Ang gagalang. Ito ang bakit. Pag may budget. Yes. Nakabang kwento. Lalagyan ng konting mantika para hindi masunog yung butter. Okay. Para hindi masunog yung butter. Okay. Chika na yan. Ito muna. Ginger muna. Ginger. Ginger. Ginger, tapos bawang, sibuyas. Okay. Bawang. Sibuyas muna. Sibuyas. Para hindi masusunod yung bawang. Sibuyas. Ikot-ikot. Lagyan nyo na yung bawang. Para pagkakasabay sila na niluto. Okay. Bambango! Simbango mo! Pag mong pa... Nanginginig yung camera, tumatawa yung ating ano. Katapos niyan, ano, manok. Manok agad. Yung iba, inuuna yung chicken, yung curry pa. Mek! Nung curry powder, ano yun? Curry powder! Yung iba, inuna yung curry powder. Ay, dalawang paugay no cellphone. Yung curry powder, inuuna nila. Pero ako, inuuna ko yung manok. Tapos, tsaka mo, lagyan ng, oops, ng powder. Ng flavor. Kasi pwede mo pa naman yan, ano, habulin, dagdagan. Yung iba, naglalagay agad ng madami, tapos ilalagay manok. Pag biglang nasobrahan, ang hirap maghabol ng lasa. Mas maganda magdagdag ka na lang, kesa sa maghahabol ka. Na maalat, na sobra ng flavor, tsaka yun. Okay? Tapos, paminta. Paminta. Okay lang. Kasi, not good sa health, nakaka-high blood. Okay? Nilalagyan pa talaga to ng ano, pag doon, yung dahon ng ano,
bay leaves, laurel. May teacher ako doon. Sabi niya, laurel. Laurel. Kaso, syempre pa, nakalimutan na naman namin. So, ay, dead ba na sa laurel? Okay. So, after niyan, maglagay kayo ng konting red bell pepper. Konti. Kalahati nitong ilalagay yung red bell pepper, ilagay nyo na para kumakapit na yung lasa. Mahugasan ko na yung kanina, pero papa. Ayan. Okay. Ako yung ano ko. Ayan. Ayan. Yung aking gatak-gatak. Para sumasama na yung aroma nung ano, red bell pepper. Eme. Bambango. Lalagyan mo pa siya ulit. Pag alam mo mukhang maputla, oh, dagdag. Huwag yung isang buhos agad kasi. Gaya na sinabi ko, mahirap manabuhin ng lasa. Pag napasobra na sa alat. Tapos, lagay ko na yung lagay na natin yung iba, pagkalagay ng gata, tsaka nilalagay ito. Pag ako, pag medyo luto na yung manok, nilalagay ko na yung ano, para naiinitan na siya. Para medyo lumalambot na. Kasi, pag nilagay mo yan na andyan na yung gata, tapos tsaka mo pala siya palalambutin. Tsaka, sayang yung gata. Majujubos, mauubos. So, ano ko lang ito. Pag ganito, syempre nasa ibang bansa kami, ganito ginagamit na kami na gata. Ang gagawin, lagay nyo siya dyan sa baso or sa isang jar. Lagyan ng mainit na tubig para mas para hindi magbubo. Mainit na tubig. Yan. Mainit na tubig. Para hindi siya magbubo. So, madami pa to. Haluin nyo muna. Halo, halo. Tsaka nyo na lang dagdagan ng tubig na natural na tubig, yung hindi maalat, hindi maulat. So, naliliitan na ako sa lutoan ko. Nilipat ko na siya dito sa pinrepair kong pinrepair kong isang ano, lutoan. Pak! Buhos lang siya dahil. Ayan. Tapos, sayang yung lasa nito. Pak! Ganon. Later ka. So, palalambutin mo na dyan yung carrots. Lapit ka rito para makita mo. Pakita mo sa kanila yung manok. Yung ano. Yan. Ganyan. Okay. Ganyan. Tapos, konti paminta. Konti pang kare. Flavor. Dagdag lang ng dagdag, di ba? Mm. Hindi siya nagiging ano. Siya nagiging maalat na ano. So, papakuluin ko siya to ng mga 5 minuto. Pwede din 10 minutes. Pero, tagal din 10 minutes. Sa Japan, sa dito, sa Japan kasi malalambot yung mga karni ng manok, ng baka, ng baboy. Kaya, yung mga ganito, pwede mo siyang 5 minutes lang. Yan. Pwede mo siyang 5 minutes lang. So, nung idling, ay wow, nag-Japanese. So, sa ano nun, masyado malaki itong chunk sa tingin natin sa gitna. Okay. Yan.
Masyado siya kasi malaki. So, yan. Okay. Ito ulam namin ngayong gabi. Hindi nyo kinaya. Okay. Ready na to. Bota. Ganun. Tapos, halo lang ulit. Halo. Sana ganito yung ginagamit nyo kung meron. Meron na nito sa atin sa Pilipinas. Kasi hindi siya nakakasira ng mga ano, kaldero. Kasi di ba pagka ano, yung bakal, nakakasira ng ano, ang tawag dyan, nakakagasgas. Okay, lagay ko na yung gata. Dagdagan ko pa to ng tubig, ha. O, mainit to, ne. Mainit. Kulang pa siya. Okay. Let's pour it. Let's pour it. Oosh! So, habang ilububuhos mo, patamain mo dito yan. Pero dahil mainit, huwag mo nang patamain, masakit. Diba? Mainit siya. Tapos, pak. O, oh, halo mo lang siya. Oh. Ngayon, pag medyo kulang ang gata, o, oh, ano pa? Dagdag na ng gata, bilis sa tindahan. Dagdag. So, eto, medyo kulang siya ng flavor ng kare. Kare kasi tawag ito sa Japan. Sa English curry. Nakakabulol. So, ayan. Nakulo siya. Dalagyan natin to. Para pa, gumagano na yung amoy niya talaga. Actually, yung iba, ano, nilalagyan din nila ng green. Pero ako hindi. Yan lang nilalagay ko. Kasi, iba ang lasa ng green sa red. Ang, alam niyo naman yun, di ba? Alam niyo naman lahat yun eh. Ang red bell pepper, medyo may tamis. Ang green, medyo iba lasa. Hindi siya matamis, hindi rin siya maano, makeme. So, hindi natin alam kung anong gusto ko sabihin. Tapos, pag maglalagay ng gata, halo. Habang kumukulo, halo. Kasi, mamumo ang gata. Pag hindi nyo hinalo-halo ng, basta halo lang ng slight. Yung hindi madudurog ang patatas, ang carrots, gano'n. Pag di nyan hinalo ng bahagya, mamumuo. At hindi nyo makukuha yung lapot na gusto nyo. Yun ang gata. Kahit saan, kahit gatang isda, lalo na yung ginatang tulingan, pag di nyo hinalo, kada buhos mo yun, halo, halo, halo. Yun. Magiging, ma-achieve nyo yung lapot na gusto nyo. Yung kasing lapot ng utak ng may hawak ng camera. Napigil na pigil siyang tumawa dahil hindi pwede. Keme. Titikman ko muna. Wait. Pasok na sa keme. Talaga pa ng patis to, pero ako, hindi patis nilalagay ko. Sarap. Ito oh. Paglilang pa natin ang konti nito. Ang sarap. Ay. Kumakain ka nito. Ang sarap. Sarap siya. Kaya ako hinahalo. Actually, dito nadudurog. Baka sabihin nyo, halo ako ng halo, madudurog. Hindi siya nadudurog. Mamaya, pag nakita nyo, hindi siya durog. Kasi, ang technique ng halo, sa gilid. Gilid. Ayan, oh. Ano ba? Ano, nag-video lang, baka kainin. Oo. Hindi, yung para hindi siya maano, madurog. Sa gilid, ang halo. Huwag dun mismo sa gitna na ganyan-ganyan. Madudurog talaga pang ganun. Sa gilid, ang halo. Patatamain mo siya, paiikutin mo siya. Tapos, ganyan-ganyan, oh, pa. Diba? Yun. Tapos, lagay ko lang siguro yung pineapple. Masarap. Masarap siya. Hindi na nga. Alright. Masarap siya. So, pakuluin ko lang ng may takip na konti. Para ma-press yung lasa. Kakaanin ko lang siya konti. Tapos, dikit na ako na. Para ano. Titingnan natin.
pinagsama ko lang yung halo, yung lasa ng ano, pineapple tsaka curry na, yung flavor ng curry. Yan na, malapit na siya. Pwede mo na siyang ibenta ng guha ng 500 isang plaza. Okay, the taste. The taste, the taste, the taste. Inaana natin yung apoy. Pakukuloy na natin siya ng sweet. Ng very sweet. Kasi yung sweet ng jowa mong nanloko sa'yo. Ugot pa, day. Pero hindi para sa akin yun. Hello. I'm so much happy. Ay, papaliwanag. Papaliwanag ka! Anyway. Okay, takip. Para ma-press yung lasa. Hoy! Sarap ang piyesta. Kakarindiriya. Nagparilagyan natin ng patis. Pero wag patis. Feeling ko ano, gusto ko siyang lagyan ng ginis sa mix eh. Wait. Ayoko kasi ng patis. Mabaho. Ginis sa mix na lang. Konti lang. Anyway, kanya-kanya naman tong style. Ito yung style ko. Ayoko ng patis eh. Mabaho eh. Tsaka yung anak ko si Coco, yung baka hindi niya kainin pag, di ba yung patis gugmaan, no? Kumakapit yung amoy. Yung pagbukas mo pa lang, amoy na siya. Okay. Nalo ko lang para kumalat yung dinasal. Sarap siya. Fairness. Dapat ulit. Ito naman ay pang pamilyang pagkain, kaya okay lang kahit pa ulit-ulit ako ng kutsarahan eh. Game. Hinaan niyo yung apoy, kasi papakulo na lang yan ng very sweet, kasi luto na yan. Yun! Sarap! Ang sarap. Alright, patingin na natin. Ayan na yun yung ibe-very sweet nyo siya. Okay. So, yan yung version namin ng chicken curry. Ulam namin ngayong gabi. Thanks for watching. Go!